Capture. Welcome back ulit sa ating channel. Ayan, for today's video mga sis, mayroon po tayong panibagong video. Pero this time, hindi po makeup tutorial, hindi po mga ka-ek-ekan. So ayan, as you can see sa title, ikukwento ko sa inyo or mag-chichika lang tayo ng very very light sis about sa aking hormones or sa mga natry kong hormones, mga bawal, mga pwedeng inumin. Itong video na to is about lang sa mga hormones, mga pampafresh, ganyan. Kasi marami na nagre-request din sa inyo na gumawa ako ng update or marami nagtatanong sa akin kung ano yung combo ko ngayon. Tagal ko nang nag-stop sa hormones mga sis. Ilang buwan din yata ako naghinto kasi sis, syempre kailangan nating ipahipahinga rin yan kahit paminsan-minsan. Kawawa po ang ating atay at balon-balona. Ito lang yung ating simple just woke up makeup look. So ayan, nag-live ako kanina sa Facebook habang ginagawa ako to. Para kunyari babaihan lang. Kasi di ba pag-uusapan natin is puro pampafresh, pampalambot, pampasikip, para kunyari gelatin. Ang dami ko na naman talak. Doon na tayo sa ano mismong video kung ano yung purpose na itong ganap natin ngayon. So, ayan. So, ano ba yung HRT? HRT is Hormones Replacement Therapy. Ayan. Gusto mo, parang nagseryoso tayo. Parang nagseryoso tayo dun. Is ayun yung sa mga trans man, transgender, ayan, correct me if I'm wrong. Minsan unfair yung mga shibulizer, diba sa mga shibulizer. Pag sila nag-inject or nag-uminom ng hormones sa panglalaki, bakit walang bukayo sa kanila sis? Pero pag sa atin, pag ganon, kahit anong inom natin, kahit ano, parang minsan nabubukayo pa din tayo sis, pag ganon. Tapos yung boses nila naiiba. Sa amin naiiba rin naman kaso parang limited lang siya sis. Parang boses ano lang siya. Boses kicks. Nag-aano kayo, nag-take kayo ng mga hormones or may mga side effects yan sa katawan sis. Hindi tayo puro pampapresh lang. Hindi puro pampaganda. Kailangan din natin magtiis minsan-minsan. So minsan nakakaranas tayo ng mga side effects na parang nasusuka, allergy. Ganong eksena eh, pag hindi hiyang sa mga hormones. Sakit yung mga kalamnan, yung atay at balon-balunan. Ayan, paalala lang po mga sis, hindi po ako endocrinologist sis. Para sa mga, ano lang naman, based on my research, ayan sis. Importante talaga yung magre-research sis. Mas maganda yung may alam tayo kaysa sa take lang tayo ng take ng pills, ng hormones, na mas mali mo. Minsan may content pala na hindi carry sa'yo. Oh, shigbak authority, bet. Mas maganda kung magpapakonsult tayo sa doctor or more research. Ayan. So, yung mga pills na ginamit ko before, alam kong medyo, alam ko naman nung una pa, medyo hindi siya advisable for HRT. Ayan yung mga example dyan is yung mga contraceptive pills. Mga sis. Ayan. So, ako, nagtagal ako sa Dayan, pero ngayon parang inaani ko siya sis. So, very wrong talaga. Kaya sa mga nagbabalak dyan sis na gumagamit ng mga contraceptive pills, pag-isip-isipan niyo mabuti sis, hindi maganda yung side effect kapag katagalan. So, kasi ako sa Dayan, parang umabot ako ng almost 5 or 4 years akong Dayan-Dayan sis. So, ngayon parang napansin ko, ayan, effective naman siya sis. Kaso nga lang, minsan mayroon time na sinisikmura ako, sumasakit sa tagiliran ko. Alam mo yung eksena ng ganun sis. Feeling ko sa hormones yun. Kasi nga, kaya mas maganda rin talaga. Parang kung gagamit kayo ng mga ganun sis, limit or magpapahinga rin kayo kahit papano sis. Ako kasi talagang tinuloy-tuloy ko siya. Alam ko parang meron akong time na 3.5 years na straight na nag-hormones sis. So, parang very wrong yata yung ganun sis. So, maganda. Kahit sa isang taon, magpahinga ka ng ano, at least isang buwan or dalawang buwan, ganun, sa isang taon. Kaya maganda rin minsan kapag nagugluta ka. Kasi di ba panglinis nga siya ng mga atay at balon-balon. Yung pinaka nag-effect talaga sa akin is yung Dayan. Tapos nag-try din ako ng micropill. Ay, geez, micropill, very wrong sa akin. So yung nangyari sa akin nun, nagkaroon ako ng parang mga rashes, tapos nagkaroon ako ng varicose vein, tapos sumakit sis yung tiyan ko. Pa nauubos yung ilang isang banig, nag-ekis na talaga. So na-try ko din yung ano, tras, nag-tras na rin ako. Tama ba, tras ba yung gano'n?
Yun naman sis, parang walang effect sa akin. Yung lang ako nang inom, tapos napapansin ko sa kanya, parang lalong tumutubo yung bigote natin sis. Parang, ay, sabi ko, ano ba to? Lalong dumami yung tigawat ko sa likod. Try ko din yung Marbelon. Yun naman maganda yung Marbelon. Kaso nga lang sis, nabrokot a cake kasi nagkaroon ako na parang naggatas yung bugelya ko para kung naging nanay, parang inahintay dun si sa level. Nabrokot ako, akala ko nana or akala ko kung ano siya, pero nag-search ako is para nag ano nga siya, yung Marbelon na yun. Tapos meron din ako mga friend na nagamit na gano'n na naggatas din sila sis, kaya maganda talaga pag nagre-research ka para nalalaman mo yung mga eksena ng mga side effects ng mga pills, gano'n. And eto common din na tanong sis, ay kailan ba pwede mag-start mag HRT. So, parang kasi meron ako nabasa, parang 18 dapat ganyan. Tapos yung iba kasi sis, merong 12 years old nag-start mag HRT. Sis, parang naano ko doon, parang sis, kawawa naman yung atay at balon-balon na natin sa mga ganong eksena. Yo, parang masyado pang bagets kasi iba sinasabi nila. Pag mas bagets, mas magiging lutong-luto ka. Sis, pero very wrong yun about nag-research ako. Kasi parang mas bata, parang iba yung content. About yung 12 years old na yun na umiinom ng pills is parang umiinom ng 4 banig sa isang gabi, sis. Ay! Sis! Shigbak authority! Napanood ko sa live nung Doc Hoson yata yun, na hindi pa pwede talaga yung mga ganong edad kasi nga minsan parang ma-overdose ganyan kasi parang malakas yung gamot para sa age na yun. Ako siguro ayun, mas gusto ko na mga 18 years old siguro, feeling ko pwede na yun kasi ako nag-start ako 20 or 21 ako nag-start mag-hormone sis. So yung eksena, oh tingnan mo diba, 20 na ako nag-start ng hormones, so feeling ko naman effective pa rin siya kahit late 20s ka na mag-start ng hormones. Yung iba nga, may 30, may 40 pa nag-hormones. Kaya huwag nyo madaliin talaga, sis. Kaya huwag kayo magmadali hanggat bata, alagaan nyo muna yung sarili nyo, sis. Saka na yung aura-aura, sis, kapag kaya ng ano nyo, katawan. So, isa pa sa mga side effects ng hormones, sis, makakaranas kayo ng mga ano, anxiety, ayun. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, hindi talaga kayo pag ano, hindi basta-basta ang pag-hormone sis, kailangan ready kayo sa ganyan, sa mga depression, minsan may mga ano eh, may mga topak-topak moments, ganyan, so kailangan makontrol nyo yun. Yung iba sinasabi nila, mind over matters naman yung gano'ng eksena. Totoo naman, pero minsan talaga, merong time na hindi mo inaasahan na talaga mag-breakdown ka talaga ng malala sis, tas minsan kahit sa maliit na bagay, super cryola kasi, lalo na pag may namimiss ka. Parang tanga. Dapat ready kayo sa mga ganong mental issues. So, ayun. So, lahat naman tayo, di ba, nagsiself-medication. Lalo na ngayon sa panahon na to. Kasi nga, parang bihira lang yung ano dito sa ating doctor for HRT. Kaya, kadalasan, natutukso tayo mag-self-medication. Tapos, nagtatanong-tanong tayo sa mga kapwa natin trans. So, minsan kasi mga sis, meron tayong minsan hiyang sa kanila. Tapos, minsan hindi hiyang sa atin. So, depende talaga sa katawan. Kaya, much better na mag-ano kayo sa doktor. Kasi minsan, sila alam nila kung ano yung tamang dosage, kung ano yung tamang gamot na ibibigay nila sa'yo. Alam nila yun. Para mas effective talaga, maging effective. Kasi minsan, baka mamaya umiinom ka na kulang pala, hindi sapat yung estrogen na iniinom mo. Tapos, yung blocker, parang kulang, parang ganun. Sila magbibigay nila ng tamang ano dosage sa'yo. Yan sa mga nagsiself-medication, you have to be careful. What if meron kang heart condition, mga sis, hindi mo alam. O yung mga pills na yan, like mga contraceptive pills. Minsan may content yan na ang tawag dito. Parang may mga issue yan eh, yung mga contraceptive na yan. Na bawal siya, lalo na pag may anong heart condition. Kasi minsan may blood clot, ganyan nga. Yung magiging eksena. So yung sa mga ano naman yan, sa mga umiinom ng mga contraceptive pills, may mga tamang dosage lang dyan. Sis, meron akong kakilala. Uminom siya ng micropills, sis, sa isang araw, isang banig. Sino siya doon, sis? Tamang dosage lang sa mga ganun-ganun. Siguro carry na yung dalawa. Dalawang pills, kunyari dalawang dayan, ganun bago matulog. Yung iba kasi abuso talaga, sis, kaya huwag kayo magmamadali. Diyos ko, nakakatawa. Tapos ayun, tapos na ako sa eksena ng ano, ng contraceptive pill. Tapos nagtry naman ako nun, ito maganda siya sis. Ito talaga yung parang advisable ng mga doctor for HRT. Ayan, gumamit ako ng Estropem. Pinaghiyang din ako sa kanya, Estropem, tapos ikokombo mo siya sa Androcur. So yung Estropem kasi is pure, ano siya, estrogen. Tapos yung Androcur naman is parang pang-blocker. Ayan, pang-blocker siya ng testosterone, ganyan. Tama ba? Basta pang-block siya sis. Dapat may combo siya kasi yung Estropem
is pure ano siya, pure estrogen. Yung Dayan naman kasi sis, meron na siyang parang content na parang may parang blocker na rin siya, kaya no need na sa mga nagte-take ng Dayan, no need na kayo mag ano, mag blocker kasi kompleto na yun ni. Eh. Estrovem sa Progynova sis, parang magka-same content sila, parang pareho silang pure estrogen. So ayan, nag-try din akong Progynova pero masiyang ako sa Estropen. So iniinom ko lang yung 2 tab bago matulog sis. Tapos meron kasing Androcor na 100 grams. Ay tama ba? So, may 50 grams. So pag 50 grams, hatiin mo lang siya sa kalahati. So ako ginawa ko noon, nag 50 grams ako sis. Ginawa ko sa 4. Kasi nga sis, parang pag kalahati araw-araw iniinom ko, para akong nahihilo, para akong nasusuka. So ginawa ko, hinati ko lang sa 4, tapos ayun. Feeling ko naging effective siya. Saka pumapayat ako sa ano, sa Androcor, kaya kinokontian ko lang siya sis. Naging effect naman siya sa akin. Hormones ko ngayon, ayan. Medyo, feeling ko naman hiyang-hiyang naman tayo sa kanya. Wala naman ako naging kitang ano sa kanya. Pero noong unang week na inject ko sa kanya, medyo lumabas yung mga parang pimples ko sa katawan. Parang minsan reaction lang yun. Tapos, ayan, parang natuyo naman na siya. Minsan kasi pag nagpalit ka ng gamot, parang sasabihin ng katawan mo na, ay, ano na naman itong pinasok mo? Parang ganun sis. Kaya minsan pag hindi rin maganda pa iba-iba ng hormone sis. Kaya kung nahiyang na kayo sa isang gamot, doon na, huwag na kayong umalis pa, huwag na kayong umeksena pa. Kasi iba, yung mga sikat na trans ngayon, ay, ang ganda niya. So, ano kaya combo niya? Baka yun na lang ganun. Tapos may bago na naman dito. Yun na lang gayahin natin. Sis, ano? Iba-iba tayo. Basta yung aking current hormones is Progynon Brown saka Androcor. Ayan, yung Progynon Brown, ano siya sis? Pure estrogen siya. Ano siya ng blocker talaga. Ito, isa pang mga katanungan. Mga bawal habang nag-HRT. Unang-una dyan is yung alcohol sis. So, drinking alcohol alone can damage your liver. Lalo pa if sasabayan mo siya ng hormones sis. Tapos lalo na kapag yung iniinom mong hormones is combination. Like, ayun nga, yung estrofem, tapos nagpa-blocker ka. So, mataas talaga yung magiging risk na ma-damage yung liver mo, sis. Kasi nga, HRT, parang target din niya minsan. Yung side effect niya is sa liver. Ayan, yung mga atay at balon-balon. Isa pang bawal, sis, yung Yossi. Smoking alone can cause many cardiovascular disease. It can cause high blood pressure. So, yung HRT din kasi may connect din yan sa blood sis. Especially taking ano, yung mga ethyl estradiol ba yun? Kasama siya sa content ng mga ano, contraceptive pills. Dayan, Micro, Marvelon, ano pa ba, Tras, Althea, etc. etc. Ganun. Kailan mo ba malalaman sis kung hiyang sa'yo? So, kapag napapansin na iba na parang on fresh mo, parang, ay, parang may something sa'yo sis. Parang feeling mo, super lambot ka na, para ka ng gelatin, jellies. Hindi tumutubo yung mga facial hair sa'yo, yung mga anik-anik. Tapos parang feeling mo, ang lambot, ang fresh, ang kinis, ang glowing, ganyan. Ibig sabihin, effective sa'yo yung gamot. Tapos kapag lumalaki, isa pang side effects nun is parang yung buging chin, namung ganyan talaga. Parang, ala, salbabita. Hindi naman siya yung talagang totally nalalaki na literal na parang Betty Boop, ganyan yung eksena. Parang ano lang siya, lalaki siya ng parang mabaihan lang, ganyan dalaga. Yung parang magkakalaman siya sis, parang may bahay, gano'n. Pag nahiyang kayo mga sis, huwag na kayong mag-iba-iba ng hormones. Ayun nga sabi ko kanina, yan, huwag na kayong gumaya sa mga iba. Kunyari may bagong lumabas na gamot, tapos naging effective sa kanya at gumanda siya ng malala. O, huwag na kayong gagaya, huwag na kayong maingit sis. Kung ano nahihiyang sa inyo, yun na. Isa pa sa mga common na tanong sis, pwede bang uminom ng gluta, vitamin E, vitamin C, ano pa ba? Collagen, ayan. Isa sa mga common na tanong din yan. So yung gluta, ayan, pwede siya isabay sa HRT. Pero make sure na magkaroon tayo ng ano, kapag umiinom kayo ng gluta, make sure na may interval time. Ayan, sis. Kunyari, sa umaga, gluta. Tapos sa gabi yung HRT, at least 8 to 7 hours na palugit. Ayan. Huwag nyo siya isasabay kasi parang magko-conflict siya. So yung gluta sis, meron siyang content ni ba na pampalinis nga ng liver. Ayan, para alam mo yun, kahit papaano, nababawas-bawasan yung chismis ng liver natin sis. Ayan, saka ng blood. Alam ko meron din, parang pampalinis din siya ng mga dugo-dugo, ganyan. Same lang din sa collagen sis, pag magtitake kayo ng collagen, ganun din. May 7 hours na pagitan or 8 hours sa gabi, sa umaga yung collagen, sa gabi HRT, ganyan. Sa vitamin C, ayan, importante rin yan pag nag-HRT. Saka lalo na sa panahon ngayon sis, para maboost yung ating immune system. Vitamin E, ayan sis.
based on my research, bawal talaga siyang isabay sis sa pag nag-hormones ka. Hindi siya advisable while taking HRT talaga. Parang it can cause more damage sa liver. Parang ganun siya sis. Siyang oil-based yung vitamin E. Unlike sa mga gluta, sa mga collagen, mga vitamin C, parang water-based ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong mga sis ha. Sobra ka sa vitamin C or sa gluta, parang maiihi mo rin siya. Unlike yung vitamin E kasi para siyang oil-based. Dumadaan muna siya sa mga atay at balon-balon natin sa mga liver-liver, ganyan. Ito pa, isa pang bawal na gawin habang nag-HRT or wal pagsabay-sabayin na gamot is yung magko-combination pills. I mean, parang yung doble-doble pills, yung doble-doble pills, like kunwari, micro, tapos nagdadaya. Yung parang combo nila. Wag na sis, kasi okay na kahit magdayan lang kayo. Yung iba, Marvelon. Tapos micro, parehong content lang yun ni sis, para ma-over lang kayo doon, mas maganda kahit isa lang doon. Parang pasok kayo ng pasok ng puro estrogen, wala naman kayong blocker, paano yun? Hindi rin naman pwede na kunyari nag-i-inject kayo ng Proluton, tapos nag-a-androcore kayo, o diba parehong blocker siya sis, parang very wrong naman yun. Parehong blocker, tas kulang naman kayo sa estrogen, parang hindi rin kayo lalambot nun. Sis, mabablock lang niya yung mga eksena niyo na hormones ng panglalaki. Pero yung estrogen, wala tayong napapasok sa katawan. So balik na tayo sa current na hormones na iniinom ko ngayon, sis. Hindi siya pala iniinom, ini-inject. Kasi parang bet ko mag-inject-inject na lang kasi nga parang sinisikmura na ako sa mga inom-inom, ganon. Ini-inject ko ngayon is Progynon Brown. Brown is, sis? Pure estrogen. Ayan, so kailangan natin ng blocker. So, ang blocker nga natin ngayon is Androcor. So, tapos yung iniinom ko Androcor ngayon is yung 50 grams lang, sis. So, kalahati ng gamot. Pero minsan, ginagawa ko siya sa apat kasi parang malakas siya sa akin, parang ganun. Iba yung atake niya eh. Iba atake ng blocker sa akin, sisi. So, ipapakita ko na lang dito sa video natin kung paano siya inject. Ayan, thank you so much to my Pujay for, buti na lang nandito siya kasi may taga-inject tayo dito sis sa bahay. Siya yung nag-i-inject sa akin. Ayan, parang nipis-nipis na, ganun. O yung namin, siya po yung nurse doctor dito sa bahay. Mga taga-inject ng gluta, taga-inject ng hormones, lahat na sis. Yan, advice ko lang mga sis sa mga gusto mag-hormones or HRT. Sa mas maganda talaga mag-research kayo sis. Please, mag-research kayo. Hindi pa alam ng mga magulang nyo nagtitake kayo ng hormones na daming ganyan. So, wag na kayo mag-take ng mga contraceptive pills kasi nga sis, kahit sa mga ibang bansa, hindi siya advisable for HRT. Lalo na yung Dayan sis, common na very wrong siya sa ibang bansa. So, ingat-ingat na lang tayo or ilik sa mga nahiya nga sa mga ganong pills. So, limitahan na lang natin sa kapahinga sis. Ano yung chika natin ngayon mga sis? Sana meron kayong natutunan kahit papano or medyo magulo ba yung chika natin? Out lang naman sa akin sa mga nababasa ko, ganyan. So, saan available? Injectable ngayon. So, available yung Progynon Brown kasi nabili ko siya kay Inchang Mendoza. So, meron din kay ewan ko kung meron kay Alex Mariano, Clark Dave Cruz, Mark Dayan Duarte. Sino pa ba yung mga legit nating Kasi marami rin nagtatanong kung saan umu-order na mga legit na online. So, how much pala yung nabili nating Progynon Brown? Para budget kayo ng 3,000 kasi kasama na yung shipping doon. Ayan. Yung isang set na. Isang pad ng Androcor. Kasi yung Androcor parang 700, 800. Tapos 1.6 or 1.7 yung Progynon Brown. So, parang basta ganun, mag-budget kayo ng 3,000 para dun sa pang-hormones. Yung pag-inject lang nun, mga sis, is once a week lang. Androcor is araw-araw siya tinitake. Ano lang naman yung mga kaalaman ko sa mga HRT ng mga ganyan-ganyang eksena. Gusto nyo pa malaman kung ano pa yung mas malawak na explanation about sa mga HRT, ang pinapanood ko dyan is si Sis Destiny Maylas. Ayan, sis. Maganda yung mga explanation niya about sa mga hormones na yan, sis. Very well explained.
Ayan, shout out sa you, sis. Hope to see you soon. Pa, anong pangalan ni sis? Meron pa ako napapanood ng mga HR, about sa mga HRT, pag nagsasearch ako ng ano dati. Si sis Mariel Japitan ba yun? Dapitan? Basta ganun, ayan, shout out din sa sis, yun sa channel niya. Sana may mga natutunan naman kayo kahit papano. Don't forget to subscribe, like, and share this video. And click the bell icon below para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. And mga sis, don't forget to follow me on social media accounts. Link ko na lang sila lahat down in the description box. And mga sis, see you to my next vlog. Bye!